Natatago lang niya. Oh, I'm sure natatago lang niya. Nakalimutan niya pa saan. Sa pagkising sa umaga, buti ko ay masaya. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo! Sa bundok barahaw ay inihahatid, ay inihahatid ng aming amihan. Kaya't yaring abang puso sa pilin ng madlang lumbay. Sa sandaling ito, sa sandaling ito'y naliligayahan. Ang buni ng ibon, aliwiw ng batis sa bundok barahaw ay inihahatid, ay inihahatid ng aming amihan. Kaya't yaring abang puso sa pilin ng madlang lumbay. Sa sandaling ito, sa sandaling ito'y naliligayahan. Halina, iruko at tayo'y magsayaw. Sa kumpas ng tukto, tayo ay sumabay. Hindi naman sa lumang kunyapi, ikaw irong aking aawitan. Sa saliw ng aking palay-palay, sa bundok panahaw. Halina, iruko at tayo'y magsayaw. Sa kumpas ng tukto, tayo ay sumabay. Hindi naman sa lumang kunyapi, ikaw irong aking aawitan. Sa saliw ng aking palay-palay, sa bundok panahaw. Ibon ay iliw ng batis sa bundok panahaw ay inihahatid, ay inihahatid ng aming amihan. Kaya't yaring abang puso sa pilin ng madlang lumbay. Sa sandaling ito, sa sandaling ito'y naliligayahan. Halina, iruto at tayo'y magsayaw. Sa kumpas ng puso, tayo ay sumabay. Hindi naman sa lumang kunyapi, ikaw iro'y aking aawitan. Sa saliw ng aming palay-palay, sa bundok panahaw. Yes! Maku, magandang umaga po. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Napansin niyo ang boses ko, kumukulot na naman. Talaga yatang ang panahon. Kasi nung Sabado, napakainit.
Tapos nung bandang paggabi na at mula kaninang umaga, ang lakas naman ng ulan, hindi natin malaman kung anong ibig gawin sa atin ng panahon talaga. No? Diba? Weather lang yan. Totoo yun. Kaya lang, ang nagsasuffer naman kasi ang tao. Talaga? Diba? Para siyang parusa, lalo sa ating mga kumakanta, di ba? Kamukha ko ngayon, eto, Pilipinya na ho kami, ang tema namin ngayong araw na ito dahil pangatlong linggo ng buwan, no? At sana ho ay masiyahan kayo sa mga inihanda naming mga purong Tagalog na awitin. Tama? Talaga okay, naman. Oo. Sa ensayo pa lang kanina, naliligayahan na yung mga... Correct! Tayo pa lang, yes. Naliligayahan na. Oo. Paano pa yung mga nanonood at nakikinig sa atin? Oo. O, teka muna, bumati ka muna, Rafi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-mm. Sa lahat ng tumatangkilig po sa sama-sama, salo-salo, katropa. Yes. Kami nasisiyahan dahil nandito po kayo. At dyan lang po kayo at huwag kayong umalis dahil... Marami kami mga awit na ihihandog pag sa inyo. Pag umalis kayo, magsisisi po kayo. Talaga po, talaga yun. Yabang natin. Hi, Hazel. Hindi ko po abot yung mic. Sorry po. Sige. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. And sana po magustuhan niyo mga songs namin. And na-miss ko kayo lahat. Oo nga. Isang linggo, no? O, kumusta naman? Kumusta ang test mo? Okay naman. Nakapasa ka? I passed in 3 exams. Wow. 3 exams three lang. Pero yung mga iba po, wala pa pong results. Ah, wala pang resulta. I'm sure you will pass everything. Dahil alam ko naman ang diligence mo sa pag-study mo. Oo. Hi, Reynaline. Hello po. Nalaglag na naman yung balikat mo. Malaging nalalaglag yan. Oo. Good morning po sa mga nanonood. Yes. Stay tuned lang po kayo dyan. Correct. Hi, the birthday boy. Yes. How are you, Carl? Good morning. Good morning po, tita. At sa mga nanonood at nakikinig po sa aming show, stay tuned po. Yes. At syempre naman yung ating dakilang manggigitara. Hindi pwede hindi siya babati sa inyo. Hello, Eddie. Ay, kung may sabi nun, hindi ako, ha? O, sige. Ed! Umaga po sa inyo lang. Sa inyo, makikinig. Yes. At yung mga, yung mga awitin natin inihanda po para sa umagang ito, at hanggang mamayang hapon ng alauna, ay alam naming ikatutuwa, lalo na ng mga kababayan nating nasa ibang bansa, dahil nami-miss nila yung mga gantong klaseng awitin. Kaya nga ho, ginawa namin na every third Sunday ng buwan ay gagawin po namin Pilipinyana ang tema ng ating programa. Oh, sige. So, magpatuloy na tayo at ayokong magdadaldal ng masyado at baka mamaya pagkanta ko, doon naman ako mawala ng boses. Oh, pasensya na ho kayo. Hindi ko kasi maiwasang kumanta kahit wala akong boses kasi nanghinayang naman ako dito sa awiting kakantahin ko dahil pinaghirapan namin ni Eddie na aregluhin. Di ba, Eds? Oo. Maganda yung awit mong yan talaga. Mm-hmm. Ano talagang... Nagpapahayag ng pagmamahal. Exactly. Oh, nagpapahayag ng umiibig. Ayun. Ha? Nainggit na naman kayo. Okay. O, sige, Eddie, bahala ka na dyan. Sumunod ka na lang sa akin kung paano kung kumanta. O, sige po, para sa inyo lahat. Eto, pinagsamang dalawang awitin na parehong iisa ang pamagat, minamahal at minamahal pa rin. Okay. Minamahal, sinasamba, ang katulad mo ay isang awit ng pagsinta. Tanging sa'yo lamang ako liligaya. Bawat ngiti, smile, bawat
at suliyaw na ikaw at mo ay pangako ng pagliyag. Irug, ikaw lamang ang tangi kong mahal, minamahal, iniibig. Pagsinta ay di mag-iba, hindi mo ba nadarama sinta? Bawat kilos ko sa iyo ang tanging pag-asa. Asahan mong dalangin ko tuwi na minamahal, minamahal kita. Ikaw at mo ay pangako ng pagliyag. Irug, ikaw lamang ang tangi kong mahal, minamahal, iniibig kita. Nakaraos. Napaka-romantic talaga. Halata bang in love? Hey, halatang halata, Tessie. Pero kanino, ayun ang hindi namin alam. Ah. Ayun kung alam nila, pero ako hindi huwag ko alam. Huwag mo nang pakialaman yun. Akin na lang yun. Okay. Siyempre, sa kabyak ko yun. Okay, so, we. Habi siguro nang we. Hindi. Kasi itong, anong tanto, itong kanta na to, parehong kanta ba ni Pilita Corrales yun, Eddie? Yung minamahal sinasamba, at saka yung minamahal, minamahal kita? Parehong Pilita Corrales yun eh. Teka nga muna, hindi pa ta sikat si Pilita, no? Narinig ko na yung awit na yan. Ha? She just had a, kung hindi ako nagkakamali. Yung minamahal kita. Oo. Di ba? Patagal na yan, no? O, wag na natin, si wag na natin pagtalunan. Pero maganda talaga yung awit na yan. Yeah, very ano siya. Bago luma, maganda talaga. Talagang yan ang mga awiting Tagalog na paulit-ulit na nabubuhay dahil yung mga aawit noon at ngayon, gustong-gustong kinakanta. Exactly. Diba? Oo. Mm-hmm. Okay, so tuloy na tayo at naku, eto, pakinggan po ninyo. Saan kaya nang galing itong kanyang barong at pulang po na siya? Cardinal, ayun, nag-senador na ata. Eh, no? Oo, pero mukha pa rin siyang cardinal kasi pulang pala yun doon sa suot niya. Patipis niya, namula na rin. Oo, so okay, tinutukoy po namin yung aming feng shui master. Pero bago siya kumanta, good morning, Tony. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. Hello sa iyo, ate. Oo, akala ko nga hindi ko may raraos yung kanta ko kanina. Buti naman sinabi mong okay lang. Ngayon, bakit tayo iba-ibang kulay? Kasi po, ganito siya. Mm. Yung lolo, inaalagaan niya, hindi lang yung apo niya, aha, yung mga anak niya,
yung ang kanya. Mm. Yun. Okay. Kaya ibig sabihin ng pagkakahalo-halo ng mga kulay ay minamahal ng lolo ang kanyang angkan. Ooh. Ayun, tamang-tama pala yung kinanta ko. Minamahal, minamahal. Mm-hmm. Oo, pag puro pagmamahal pala. Eh, mahal yung gasolina. O hindi, ah, bumaba ang gasolina ngayon. Bumaba ba? Bumaba, oo. I think, magkano ba'y binaba ng gasolina? Basta, ang alam ko yung diesel, kasi ginagamit ko. Ang diesel, nagbaba ng 90 centavos. Yung gasolina, basta mahigit piso eh. Oo. So, Good news. Good news talaga yan para sa mga nagpapagasolina. Oh. Yeah, kasi kakapalagay ko na ng gasolina kanina, kaya eh, alam ko. Full tank na tayong lahat. habang mababa yung presyo. Habang bumaba na siya. Oo. So, yun ang ano natin, yun ang tawag dito, yun ang good news natin sa ating mga listeners and sa ating mga viewers. Okay, so, Tony, yung kakantahin mo ay isang pangharana bang kanta yan? Pangharana o? Siya. Pangharana siya. Dapat ito may mga bintana. Ha? Kasi dudungaw eh. Dinauso bintana. Ang bababa ng mga ano. Hindi, sabi nga niya, paano ko nakatira sa kondo? Kaya pa, may bintana ang kondominium. O, sige na, kumuti pa, kumanta ka na. Okay, sige, para sa inyo lahat. Kumanta na to kay Mila Lacerna, kay Ruben Ibera, at lalong-lalo na kay Bibi, my love. Okay. Yee! Sino kaya yun? Bibi! Wow! Dungawin mo sana bituing marilag, bigyan mo ng pag-asa. Dapat mong malaman sa oras na ito, nais ko ay ligaya. Kung tunay man ang iyong puso'y nakasanlana, pilit kong kukunin sa kamay ng iba. Kung ako'y mahal mo kahit na sandali, ako ay iyong linapin. Magtapat ka sana at huwag mong linlangin ang aking damdamin. Asahan giliw, mundo man ay gunawin. Ikaw at ikaw rin at wala nang ibang mahal sa akin. At wala ng ibang
mahal sa bagay na bagay. Oh, Tony! Ano ba yan? Lahat tayo talaga ang boses eh. Ayaw mag-cooperate. Oo. Okay, so yung mga hinarana po ni Tony, pasensya na ho kayo kung nabulabog kayo, ha? Dahil... De, biro lang yun. Alam nyo naman kami dito, talagang... Palabiro. Oo, palabiro. Pero tinututo ko minsan. Okay. Hindi, kasi umaga pa naman eh, kaya ganoon. Oo, sa lahat. Morning boys. Umagang-umaga naman kasi kung bakit nang haharana. Oh, sige. Tuloy tayo at sabi ni Vanessa, hello for S-Traps. Ang new look naman ni Miss Tess, bagay na bagay sa yung bangs. Lagi naman akong may bangs. Sa so, bagay na, alam mo, isa sa mga bagay na gusto ko kay Tessie, lagi siya nagbabago ng hairstyle. At yan eh, talagang kakit-akit sa mga nanonood. Hindi, baka sakaling madaya sila. Oo, kasi kuminsan, di ba, we always want to please our viewers, especially. Look as pleasing as possible, hindi correct, ba? Oo. Kasi maraming nanonood dyan. Binibigyan nila yung panahon nila sa atin. Mm-hmm. Kaya, in return, we have to look as pretty and as handsome. Ayun, oo. Hindi mo lang masabi handsome kasi masyado kang humble. Oo. Okay, so nanonood sa atin ngayon si hello na Mami Nancy at saka si Raquel. Hello Raquel Balolong Polson, taga Arizona. And of course si Vanessa Celiona. Thank you very much. Napansin mo yung bangs ko. A good Sunday morning sa lahat from Arizona, sabi ni Raquel. And of course si sabi ikaw talaga Rafael Centenera. Napaka-romantic daw ng awit natin. Eh syempre romantic at ikaw romantiko. Oo, ako ha? Basta romantic, ayun. Eh yun na romantic yun. Na rin ako. Yun na yun. Oh, sige, tuloy na tayo sa ating mga kantahan. Ito, pinaghalo-halong mga balito na awitin. Kakantahin po para sa inyo para sumaya at sumiglang ating umaga. Ito ho si Baby Cora. Hello, babes. Hello, ate. Nalimutan mo magpalda? Opo, eh. Sabi ko naman sa inyo, ang long blouse ng mga kababayan, babaihan ang dress ko na. Oo nga, oo. Okay, ano, kay kung kay Hazel mo pa suot 'yan hanggang bewang lang niya. Bitaw na po puso. Hanging blouse na lang po 'yan, hanging blouse. Okay. Natutuwa ako ate, kaya itong inihanda ko ay para sa mga hindi lang pala para sa atin 'to eh, para sa mga kabataan. Oh yes. Kasi kung nanood kayo noong mga nakaraang linggo, yung kanilang naka-on na ba? Wala po. Okay, sige. Yung ay pag-ibig, bine-version na ngayon ng mga millennials na millennials. Kabataan. Kaya natuwa naman ako, ni-repost ko yung atin. Okay. Kaya pala nakita ko, lumabas na naman sa ano opo, sa Facebook. Kasi yung... nakikimillennial po ako. Pero hindi ka na millennial, be. Ano ho, millennium. hindi rin. Diba sabi ko, Melinya? Melinya. Okay, at saka yung po kasing binabalik po natin talaga, ang 4S po ay binabalik namin ang mga awiting hindi nyo pa po hindi na nila napapakinggan sa ngayon. Kamukha nung kakantahin ko po, ano daw ho ba yung arimunding-munding? So, tinuruan ko pong mag-arimunding-munding kanina si Raymond. Paano ba yung arimunding-munding pag ganun-ganun? Okay, yan. Kasama ba sa kanta mo yan? Opo. Oh, sige, kumanta ka okay, na. Para sa nanay ko, para sa inyo, kay Mr. Rimulya, ayan, sa taga-Kawit, Cavite, sa inyo pong lahat. Arimunding-munding, halina at magsayaw. Arimunding-munding, at pakunday-kunday sa inindak-indak. At sarap ng pag-impay ay malasin mo sinta, himig ng tugtugan. Limutin ang iyong kalingkutan sa galak ating subaybayan. Bawat impas ng palakpak
At nang lumigaya itong ating pusong wagas, nang malimutang lahat ang tinataglay na hirap. Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako, na nasa hardin na masamyong ganda't bango. Kung sakaling dumating yaong ulat bagyo, sukod na sa pakpako, sinong pa sa ubod ko? Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako, at magkasuyo tayo sa sakdal tamis ng paglingap. Irog ko, langit ko ang dibdib mo. May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy, at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad, at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Kung ang sintay ulilahin, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi ang tunay kong giliw, naku, kay layo sa piling. Malapit man malayo rin, pilit ko ring mararating. Huwag lamang masabi mong di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, alaala gabit araw. Pag di na natatanaw, puso ko'y nalulumbay. Sinisinta kita, di ka kumikipo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, sampu ng kanduro. Kung di kita mahal, puputok ang puso. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Ang laging panaginip ko'y tanging ikaw. Ngunit ang totoo, madalas mong mapag-alinlanganan. Ang pag-ibig sa puso kong ito, sintang dalisa. Ang pag-ibig kong lubusan, mahirap maunawaan. Sa puso ko na may sintang dalisay, laging tapat kahit mapagbintangan. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Sa puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Tapat sa pagsintang di mo alam. Salamat po! Ayan. Yan ang Balitaw Medley. Aha. Balitaw. At handog natin sa lahat ng mga mahiligin sa mga awiting, ika nga, Mala Silvia La Torre. Uh-huh. At, basta, Silvia La Torre. At saka yung mabuhay singers. Ilang kanta yun? Apat o lima? Apat na kanta. Oh, apat na, limang kanta. Lima, lima. Oh. Okay, bagay na, so, bagay. Hi Lynn, si Lynn Mercado na nunood sa atin at nagustuhan niya yung arrangement na ginawa natin sa dalawang kinanda nating parehong minamahal. Thank you very much, Lynn. Ang ganda naman. Hello, Ate Tess. 4S family, I'm glad to hear you again. Si Tina, yung bagong lola. May bago siyang, anong tawag dito? Apo. Yeah. Okay, so tuloy tayo sa ating mga awitan at sandali lang ha. Baka meron tayong mga ano dun sa live nating ano, live na coverage natin.
Ah, hindi, wala pa siguro. Okay, so anyway, eto naman, alam kong hinihintay niyong umawit itong ating dakilang gitarista na ang kanyang awitin, handog daw niya sa akin. Hindi. Oo. Eh, alam niyo naman pagka ganyan. Ako lang nag-iisang dalagang Pilipina dito. Ayun. Hindi, magagalit. Magagalit si Raineline, magagalit si Hazel at saka si Sammy dahil tayo naman eh, kumbaga, nakikiuso lang. Oo. O, sige na nga. Eddie, kanino mo... Oh, sa kanilang lahat. Basta sa inyo lahat, mga dalaga o hindi dalaga. Ang mga dalagita. Ayan. Ha? Ano pangalan kanila? Oo nga, basta dalaga. Oo. Ikaw dalana. Si Tony. Oh, sige. So, para po sa inyo, kakantahin ni Eddie sa lahat ng dalagang Pilipina, awitin ni Ruben Tagalog. Ito po, si Maestro. Sabi ni Janet, yung anak ni anak nung batchmate ko, yung best friend ko nung high school, si Janet Talavera de Pano, dala ng Pilipina. Ikaw, Janet, talaga, kahit kailan. Nanonood pala siya ngayon. Hey, welcome sa program, Janet. And of course, lahat ng mga, yung nanay ni Sammy, nanonood din sa atin ngayon, nag-heart-heart siya. Okay. Ha? Lahat, sunod-sunod na puro paos nung kumakanta. Oo. Ito, ito dati ng paus ito. Okay. Oo. Mare, good morning. Good morning, Mare. Bakit? Bakit? Oo. Bahala kang magtiis sa buhay mo. Oo. Hindi, yan naman kakantahin mo, Mare. Isang dakilang awit, tinapirasikat ni Carmen Camacho at naging isa sa mga tatak ng kanyang pangalan na nakilala siya sa mundo ng pag-awit. Tama? Tama. Bakit? Ang pamagat kasi ng kakantahin niya, Rafi, magtitiis ako. Oo. Carmen Camacho. Carmen Camacho, ha? She's in the States. In Canada. Ang Canada pala. Yes. She's in Canada. Hindi siya nagtitiis doon, maraming pera doon. Oo.
Pare, umuwi ka na. Oo, Mameng. Uwi ka na dito at sumali ka sa programa. Okay. At meron tayong tagapakinig sa Canada na si Manuel Maglaya. 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 Kasi L-A-E-Y. Oo. Alam mo yan, alam mo yan si Manuel, lahat ng mga pinopost nating mga individual songs, nilalike yat, nagko-comment din siya. Pagkatapos, yung buong programa, talagang pinapanood niya. Ah, hi, Manuel. Avid oo. Avid fan ng, ng sama-sama Salo-Salo. At ng bawat isa sa atin. Wow, talaga. Yeah. Salamat sa'yo. Okay. At ganun din kay Linda Varela Busi at si Claire Inchong. Hi Claire, how are you? Kumusta raw kayong lahat? Si Linda Mercado. Okay, so para sa inyo lahat, ito no, si Mariko magtitiis na siya. Magtitiis. Magtitiis ako alang-alang sa'yo, maghihintay ako, sana'y di ka magbago. Magtitiis ako alang-alang sa'yo, magkalayo man tayo, maghihintay ako, magtitiis ako, kahit na ika'y maglilo, darating din ang araw na iyong malalaman na ako'y iyong mahal. Hilingin mo man sa akin na ikaw ay layuan, ay aking susundin, lumikaya ka lang. Magtitiis ako kung yan ang nararapat, upang makilala mo ang pagsuyo kong wagas. At kung tayo ay hindi na muling magkita, ipagdasal mo sana sa wikong pagsinta. Sadyang ganyan ang buhay na aking sinabi, kung di ka magtitiis ay hindi makakamit ang tunay na pag-ibig. Yes! Fantastic! Aha. Sige, Mare, mag-tease ka sa sakit ng ngipin mo. Medyo kasi, alam nyo, halos lahat kami dito ngayon, may mga konting dinaramdam. Si Mare kasi medyo nag-ano yung ngipin niya, nagre-react, no? Pero, oo, nagtumutubo yung wisdom tooth niya. Ngayon pa lang nagka-wisdom tooth si ate. Oo. Okay, so, ay, hello, Franco, Jojo. Si Jojo yung aming founder ng Once Upon a Time in the Philippines. Nanonood pala siya ngayon. Thank you very much, Jojo. Kumusta dyan sa lahat ng mga members natin ng OUTP dyan sa Amerika, ha? At saka kay Manny Soriano. Hi, Manny! Yun yung isa sa ating mga kaibigan na matagal na rin sa Amerika yon at kasama natin sa programa ngayon, nanonood sa atin.
Okay, sabi ni Christine Joynardo Campo, nag-clap-clap siya. Sino yung kinaklap-clap mo? Si Tony Subega. At saka si Jasmine Messina Pantaleon. Hi, Ate Sam, sabi niya. Naku, si Helen Dayap. Hi, Helen. Kumusta ka na? Lapit tayo magkita sa November 4, ano? Ate, Judge Eugene is also watching. Oh, yeah? Opo. Oh, hi, Judge Eugene. Hindi, may inuno ko dito eh, kasi sabi niya, yung mga nangungutang daw. Judge Eugene, ha? I-announce ko to. Gusto ko i-announce para yung mga nangungutang sa'yo, magbayad sila. Oo. Oh, alam mo, sabi ko nga, pag nangungutang, parang maamong kordero. Ayun. Pag sinisingil mo na, dahil pang kabayong tumatakbo. Di ba? Oo, nakakainis yung mga... Kaya ako, takot ako sa utang. Ang dami nagbibigay sa akin ng mga yung credit cards. Yun ang tinatakbuhan ko. Ayoko ng utang. Pero ito kakanta, hindi siya tumatakbo. Ito hindi tumatakbo yan. Oo. Kasi birthday niya, kaya hindi tatakbo yan. Talagang pinaghandaan tayo niya. Correct. Oo. Saka yung kakantahin niya, bagay sa kanya. Bakit? Kasi parang Tagalog. Oh, at ang ganda ng kanyang barong, nangingislap. Halatang magbe-birthday na kasi kaya panay yung... Bear! Spooting. Nabindisyonan na ba yung barong mo? Hindi, ang ganda din na natutunan. Tsaka yung inner ano mo, inner shirt mo, tamang-tama doon sa kulay ng barong mo. Oo. Okay, batiin mo si Helen, nanonood siya ngayon. Sabi, mamilya ko sa bahay. Tsaka si Arlene nasa Canada, nakikinig sila. Si Prince, aking apo, si Jessica. Hello, nanonood, Jessica. Nanonood sila sa Canada. Ayun, okay. Kasi Helen, Daya, sa aking buong pamilya. Mm-hmm. Para sa iyo, Helen, my love. Para po sa inyo lahat. Oh, sige. Kung warin ko sa ngayon ay muling nagbabalik ang barong Tagalog na sadyang makisig. Mahababang panahon na waglit sa ating isip na ito'y damit ng bansang kahirap malupin. Ang barong ito ay tatak, Pilipinong talaga dapat nating mahalin sa tuwi-tuwi na sa sariling bayan nati alinsangan. Makapal na kayo'y hindi kailangan. Ang barong Tagalog kahit sinamay lang ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang nang maghimagsik itong ating bansa dahil sa paglaya. Ang barong Tagalog natin ay dakila pagkat siyang ginamit ng bayaning namayapa nang maghimagsik itong ating bansa dahil sa paglaya. Ang barong Tagalog natin ay dakila pagkat siyang ginamit ng bayaning namayapa. Yes! Thank you. Salamat sa lahat. Ayan, ang magbe-birthday po this coming November 1st. Bitan ko yung lahat. Oo, sa lahat naman na magiging birthday, yung pang November 1st. Ano yon? Undas, no? Paggunita sa mga yumao. Pero si Ver naman, ginugunita yung kanyang pagkabuhay. dahil yun yung birthday niya. Okay, so tuloy ho tayo. Naku, eto na naman yung mga fans ng ating millennial singer, si ating yung bunsoy natin. Marami nang nag-aabang sa kanya. Ayan, pumalakpak si Franco. Oy, pinalakpakan yung kanta mo, Ver. Nung founder ng Once Upon a Time in the Philippines, si Franco. At si Franco at saka si Gemma, sila yung Donnie and Marie Osmond of the Philippines noong 70s. Oo.
si Franco, di ko alam kung kumakanta pa siya ngayon, pero nasa Amerika na kasi at nagtatrabaho na doon. Sabi ni Franco, barong Tagalog is our pambansang kasuotan for men. That's true, Franco. And I'm sure natutuwa ka dahil nakikita mo lang dito sa ating sama-sama salo-salo yan. Ano? Hi, Kuya Tony, sabi ni Franco. Hello, Franco. Friend din ba kayo ni Franco, Jojo? Yes. Oo. Okay. So, eto na, yung lahat ng mga Samantha Rascal lovers, alam ko hinihintay nyo na itong nanay ninyo na kumanta. Magugulat kayo sa kakantahin niya ngayon. Hindi mga kanta ni Beyonce, kanta ni, sino ba yung mga iba pang mga kumakantang mga millennials? Ang kakantahin niya, kanta ni Sylvia La Torre at kinanta rin ng Mabuhay Singers. Eto po, isang napakagandang masiglang awitin, tamang-tama, bagay na bagay. Ay, ano nga sa damit mo? Ay, ano po, nagpabakuna po ako kanina. Ah, okay. Hi Sam, good morning. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Oo, tuwan-tuwa ka sa kakantahin mo. Ano? Oo. Ito po isa sa mga nakakagiliwang awitin ng mga lolo at lola natin. Ha? May lolo at lola pa ba ako? Wala na yata. Hindi, ikaw. Oo. Yung mga nanay at mga tatang, no? Mga ima at saka mga tatang. Ito po, awitin mula kay Sammy Rascal, Talusaling Polka. Umiiwas ang pag-ibig, hanapin mang pilit. Subalit kung iwasan mo, ay kusang lalapit. Itong buhay sa suyuan ay bakit ba ganyan? Ang lihim ng pag-ibig ay hindi mo malaman. Kaya dapat sa suyuan ay maghintay. Pag hindi mo makamtan, huwag kang magdaramdam. Tunay, huwag kang magdaramdam. Umiiwas ang pag-ibig, sinusuyo'y nagagalit. Subalit kung iwasan mo, ito ay kusang lalapit. Kaya dapat sa suyuan, ikaw ay maghintay. Kapag hindi mo nakamtan, huwag kang magdaramdam. Tunay, huwag kang magdaramdam. Umiiwas ang pag-ibig, hanapin mang pilit. Subalit kung iwasan mo, ay kusang lalapit. Itong buhay sa suyuan ay bakit ba ganyan? Ang lihim ng pag-ibig ay hindi mo malaman. Kaya sa suyuan, ikaw ay maghintay. Kapag hindi mo nakamtan, huwag kang magdaramdam. Tunay, huwag kang magdaramdam. Umiiwas ang pag-ibig, sinusuyo'y nagagalit. Subalit kung iwasan mo, ito ay kusang kusang lalapi. Sabi ni ano Eugene, si Judge Eugene, galing ni Sam. Thank you. Isipin nyo, 15 taong gulang, kakanta ng ganyang awitin, Talusaling Polka. Hello, Rosemary, my good friend, Rosemary Romitman. Kanang kamay ni Maring Imelda Papin. Okay, si Rosemary is watching now. Thank you very much, Rosemary, for watching us, ha? And sabi ni Judge Eugene, minsan mas mahirap kantahin yung kanta nung araw. Sinabi mo pa, pero ikaw, Judge Eugene, ha? Hindi mo kami pinagbibigyan sa aming kumbida sa'yo.
Is it because hindi kami nagpupunta pa dyan? Oo. Hindi, kasi ang hirap kasing magsama-sama ng grupo natin pagka ibang araw bukod sa Linggo. May kanya-kanya lakad kasi. But anyway, sabi ko nga, gusto ko magpunta hindi muna dun sa Noel's Cafe. Gusto kong dalhin tong grupo natin dun sa El Magistrado. Yun yung kanyang farm na marami siyang mga alagang hayop. Ang dami niya mga tanim na gulay. Ang dami niya mga tanim na prutas. Dun mo kami dalhin, Judge Eugene. Okay. Sige, tuloy tayo. At eto na. nakangiti sa akin, oh. Okay, so, hello, Senen. Good morning, pa. Magandang umaga. You're very colorful today. Yes. Oo. At, whales. Ha? Maraming whales na dala. Kasi sabi ko, ate, all colors, eh. Oo, nga kayo. Pinatiyaw niya. Talagang nag-multitasking siya sa mga kulay, oo. Itong videographer, photographer, director, ano yun, multitasker din siya sa programa natin. Tama ba yung sinabi ko, multitasking? Opo daw, sabi ni Cora. Ha, tama yun? Opo daw, sabi niya. Oo. Kargador pa, di ba? Mari, binibisto mo naman eh. Ikaw talaga, iniwasan ko na nga yung sabihin kong, Iniwasan na nga niya ating sabihin kargador eh. Sinabi pa niya ate, nakargador eh. Diba? Hindi ko sinabing kargador. Hindi. Gusto sabihin it, baby, yun. Pero itong si... Hindi, dala-dala naman namin yung mga pagkain. Yes, oo. Oo, kaya nag-ano kasi naghanda si Carl ng lunch po ngayong araw na to para sa lahat ng mga kasamahan namin dito. At mamaya, I'm sure si Mami Nancy bubusugin lahat kami. And eto na, kakanta na yung aking mabuting kaibigan. Wow. Oo, friend kami sa Facebook eh. Okay. Okay. O sige, Senen! Magandang umaga po. Ito inihandog ko sa mga nakikinig sa DWDD, 1130 kilohertz. Ay, poor na. Sorry po. 1134 kilohertz. Mga tropa, iba tayo. Siyempre. Oo, mga katropa lahat yan. Okay, para po sa inyo lahat, si Senen Garcia sa kanyang awiting Kau, ang ligaya niya. Para po sa inyong lahat. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo, o kiliw ko, ngayon at kailan paman, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin sa suyuan, di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay,
sa'yo ay aking natagpuan, kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko, ang siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Thank you. Okay. Alam mo yung awiting yan ni Senen, pinasikat ni Rick Manrique, the late Rick Manrique Jr. at laging nare-request sa programa nating kantahin. Kaya ayan, mabuti naman pinagbigyan ni Senen. Oo, yung awiting na yon. Okay, naku, in-advertise pa ni Franco, ni Jojo itong ating program, pinaste niya doon sa Once in a time in the Philippines, doon sa mismong chat room. Thank you very much, Jojo. At sabi niya, nagre-request siya, sana daw kumanta tayo ng kundiman. Mamaya, abangan mo, may mga kundiman kaming kakantahin, Jo. Ha? Sorpresa yun. Ha? Sorpresa na yun. Talaga. Hindi, inaabangan naman ng kasinla yung mga kanta nating mga Tagalog talaga. Talagang puro Tagalog tayo ngayong araw na ito. Okay, so, eto naman, the birthday boy. Ang ganda ng kanilang salo-salo na family, no? Family bonding at talagang nandun si Mami Nancy to support the golden boy. Sabi ko nga the golden boy si Carl dahil... sa dami na ng kanyang narating sa mga awitin niya, mapa Tagalog, mapa English, no? Standards and new songs, kayang-kayang i-deliver at madami na siyang mga tagahanga. Ito po ang ating birthday boy. Hello, Carl. Good morning. Hello po. Good morning po sa lahat. Mm-hmm. At palagay ko, yung mga fans mo, inaabangan kung ano yung kakantahin mong Tagalog ngayong araw na ito. Yes, maraming nagtatanong. Curious sila kung ano yung mga i-dish out na mga songs ni Carl. So ito naman, ni-request ko sa kanyang kantahin niya. Yes, dahil alam kong bagay na bagay sa kanya ang awitin ni Anthony Castelo. Ito po, mga kaibigan, the birthday boy, Carl Sipat. Nang dahil sa pag-ibig tayo ngayon tao, nang dahil sa pag-ibig tayo ay may puso, minsan ang mata natin ay may luha, minsay patawa-tawa. Nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Minsan ang mata natin na
ay may luha. Minsay patawa-tawa nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig tao'y nagbabago. Nang dahil sa pag-ibig nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Nang dahil sa pag-ibig, mundo ay may kulay. Nang dahil sa pag-ibig, pag-asa ay buhay. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Salamat po. Naku naman, my goodness, this guy. Sabi ni Janet Talavera de Pano, gleng-gleng ng voice ni Baby Boy. Baby Boy, Golden Boy. Oo. Alam mo, bagay na bagay yung kanta kay Carl. O, di ba, Carl? Sabi ko na sa'yo, marami ka na namang magiging dagdag na fans ngayon. Sabi ni Judge Eugene, galing talaga ni Carl. Kahit ano yung pakanta sa kanya, parang jukebox prince. Oo nga. No? Yan ang bagong... Hindi, Mr. Smile pa rin siya para sa akin. Oo. Okay. Ang gaganda lahat ng mga kanta niyo, sabi ni Raquel. At sabi naman ni Manny ni Manuel Maglaya, salute, applause. Yuhu! Sabi niya sa programa natin. At sabi ni Jojo, thank you Kuya Senen doon sa kinanta mo. Okay? At sabi ni Emmanuel, mabuhay po kayong lahat sa programang sama-sama salo-salo ni Ma'am Tessie. DWWD, may God bless you all. Salamat po. Salamat sa mga magagandang comments ninyo. Binubuhay niyo yung mga dugo namin dahil sa magagandang narinig naming mga pagbati at papuri sa ating programa. At harinawa po, tuloy-tuloy po yung tangkilikin dahil sa ngayon, patapos pa lang yung first hour natin, abot na tayo ng mahigit, Senny, oo, mahigit 1,000 na, no, ang viewers natin. Wow! Thank you very much po. Nung nakaraan, according to our big boss here, si Major Maneha, umabot daw tayo ng 4,000 plus, no? 4,000 plus sa ating viewers. So, thank you very much po. Ipagpatuloy lang po yung panonood sa ating programa at kami naman ay buong pusong maghahanda palagi ng inyong ikaliligaya. Magbabalik po ang ating palatuntunan, sama-sama, salo-salo, pagkaraan ng pagpapakilala ng ating pilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Double D, 1134 kHz, Katropa Radio, iba tayo!
Yes, iba ho kami dito. Iba tayo talaga sa DWWD Katropa Radio. At kayo'y nanonood sa CRS Virtual RTV na umaabot po sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang programang Sama-sama Salo-Salo ay abot sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na nasa ibang bansa rin tulad ng dito sa atin sa Pilipinas. At gusto kong batiin lahat ng mga kasundaluhan nating nanonood sa ating programa ngayon. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo tulad namin dito. Ang ating pong panauhin sa araw nito, although he's not really a guest dahil party na siya ng Sama-sama Salo-Salo, yun nga lang palayas-layas siya. Dahil after two Sundays, lalayas na naman siya, babalik na naman sa Amerika. Pero kahit naman nandun siya, nakasama sa programa dahil lagi siyang nanonood at nakasubaybay. Ang tinutukoy ko po ay nakabarong Tagalog din ngayon dahil alam niyang Pilipiniana tayo, gwapong-gwapo. Hello, Manny! Hello, Ate Tess, at sa lahat ng mga viewers and listeners ng 4S. Okay. Kapamilya. Alam kong nung nakaraang linggo dapat anong tawag dito, nagdalawang kanta ka dahil bagong dating ka. Pero sabi ko, palagay ko mas bibigyan ko ng panahon si Manny na solong araw niya, solong linggo niya, na siya lang ang bisita namin. Oo. Medyo adjusted na po ako sa araw ng pagtulog. Yung nawala na yung jet lag, yung time difference. Oo. Kasi yung araw natin dito, gabi sa kanya sa New Jersey, no? Kaya kapag nanonood siya ng programa natin, inaabot siya ng hating gabi hanggang madaling araw ng alauna bago siya matulog. Pagkatapos, pagkagising niya, may trabaho pa siya. How could you manage to do that, Manny? Basta the 4S family. Wow! Yan naman ang gusto ko sa'yo. Okay, so sa lahat ng mga fans ni Manny, backgrounder, si Manny po ay naging recording artist ng Grandeur Records way back 1970s. Nagkaroon ka ng mga ibang TV shows na pasama ka? Guest din ako sa mga iba-ibang radio station, TV station, at sa ABS. Yeah, oo. Pero regular ka sa program noon, kasama mo? Kasama ko kayo sa program ko. Sa program, every Sunday morning. At nagbabasa ako ng kapalaran. Mga kapalaran. Sino ang kasama mo sa program naman, Manny? Dalawa sila, si Didit Campilios at si Senyor Lisa Mora. Ayun, pare-pareho silang mga recording artist ng Billboard noon, sister company ng Grandeur. So okay, bago tayo magkwentuhan ulit, Manny, medyo kantahan mo sila Tagalog song pa rin. Kay hirap nang umibig
sasawirin, luluha ka rin, o giliw, o giliw, o pag-ibig, maawa sa akin. Kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang. Kay hirap ng umibig, kung masasawi rin. Kay hirap ng umibig, kung masasawi rin. Yeah! Awitin yan ni Victor Wood. Oo, pinasikat ni Victor Wood at binigyan buhay naman sa ating programa ni Manny. Okay, Manny, so please join us here at nang magkakwentuhan tayo ulit. Pero meanwhile, ito po yung aming nalaglag din ng balikat na mga awit dito. Kakantahin niya. Natuwa naman ako sa kanya dahil, Ate Tess, pwede ko po bang kantahin yung kanta niyo? Abay, siyempre, tuwan-tuwa nga ako pag mabibigyan buhay yung mga awitin natin. Isa po kasi itong awit na to dun sa album kong Tagalog at actually ito yung kanyang career single, no? Na hindi nga masyadong nabigyan ng ano dahil pumasok na yung mga piracy nung araw, di ba babes, no? Kaya ayan. Oh, hindi nabigyan ng exposure. Pero ngayon natutuwa ako kay Reynaline. Isa-isa mong kantahin ha, Reynaline. Kita, kinakabahan po ako. Bakit ka naman kakabahan? Ay, po kayo, kayo po rin. Oo. Oo. Alam mo yung awitin na 'yan ay siya ma-induct siya pero may dating, may mensahe. Oo, dahil 'yan eh awitin ng isang kamukha mo na marunong magbigay ng pagmamahal. Hindi lang naman kinakailangan romantic love ang pag-usapan natin dito. Mother love, sister brother love. Ito po, awitin ni Reynaline ang Puso sa Puso. Bati ka muna, Ray. Ay, sige po. Oh, sige. Sa mga nanonood, sa mga kaibigan ko po na natutuwa naman ako at panay ang comment nila ng magagaling. Oo, pinakamataas ang ano mo ha, views mo ha. Thank you. Tsaka sa Family Jacob, Family Alarilla, Family Pacolor, Family Cambao. Ayun. Sa mga lahat po ng kaibigan ko. Mm-hmm. Thank you po. Reynaline, sa susunod na linggo magdala ka ng itlog maalat, ha? Bibigyan ko si Colonel Maneha. Ah, okay po. Don't worry. Okay. Yaring puso ko'y may lihim na pagmamahal, ngunit di maipahayag sa minamahal. At ano ang dahil ng pag-aalinlangan? Puso sa puso ang siyang dahilan. Puso mo't puso ko'y magkabagal. Iisa ang damdaming tunay. Sa pag-awit magkasama, dadamhin lahat ng ligaya. Di natin babayaan magmalo ang tamis ng paglalambing. Ang puso sa puso'y pagsamahin, magmahalan hanggang libing. Sa pag-awit magkasama, dadamhin lahat ng ligaya. Di natin babayaang
magmalo ang tamis ng paglalambing. Ang puso sa puso'y pagsamahin, magmahalan hanggang libing. Yeah! Thank you po. Oh, ano, kinakabahan ka pa ba? Ala na po. Thank you. Oo. Oo nga. Ito sa ano, beautifully done. Thank you very much, Reynaldin. At susunod na kakantahin mo. Biglang ganun eh. Oh, hoy. Hello Danilo Horado. Kumusta ka na? He's watching, ha? Kumusta tsaka si Linda at yung anak mong nagka-dengue ba 'yun o ano yung naging sakit nung araw na hospital yung anak niya, ano? Ay hindi, parang basta anyway, I hope he's okay now, ha? Yung anak ninyo ni Linda. At once paminsan-minsan pa-share ka din dito Danilo, ha? And gusto ko ring pasalamatan si Lou Almirante Servulacus na teka muna. Nasa Australia ka ba o nasa Germany? Hindi ako sigurado. Lou, thank you very much for watching. Maraming salamat. At tuloy mo yung panonood sa ating programa, ha? Okay, so tuloy tayo sa ating mga kantahan. Ito naman yung ating Mr. Debonair. Oo. Ito hinihintay din ng kanyang mga tagahanga. Lalo na si Jack Jack at si Ipay. Oo. Yung... Oo, wala ka nung fiesta, sarap pa naman ang hinda para sa iyo. Merong sugpo, alimango, may lechon. Oo, kaya lang wala ka. Ganon, saya. Hindi. Alam naman nila kasi na napakalayo ng lugar para mahihirapan ka sa pagkakuha ng pag-uwi mo. Okay, so para sa inyo, si Mary Valencia, dun sa mga kapatid niya, kay Ching, kay Puring na nag-birthday, at saka si Abe. Sana magpunta kayo sa Robinsons nga pala mamaya, kasi contestant po, candidate yung aking apo si Tisha sa Miss Teen Las Piñas 2018. Nasa Robinson sila mamaya. From here, didiretso na ho kami doon para pumalakpak naman sa apo ko. Para magka-audience siya. Raymond, bati ka. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magsimula, babati po muna. Uy, may kodigo ka na ngayon, ha? Sige. Sige, go. Si Tita Mercy Susana and family po from Bagumbong, Caloocan po. And Ate Marlene Trillas and family from Nangka, Marikina. Ang nanonood po sila ng live stream natin and sa radyo po, sa bahay. Mm-hmm. Okay. Uy, pinalakpakan ka ni, ano, ha, ni Jojo Franco, Reynaline. Ang daming palakpak na binigay sa'yo. Ay, Ana Cavailo is watching. Hello, Ana. Maring anak mo. Oo. Ana, sa Amerika pala si Lou, yung ating binati. Kala ko nasa Australia siya. Okay. Salamat sa bati daw at kakanta ka na. Opo. Ang kakantahin ko po ay... Kanta. Isang Tagalog po. Siyempre, puro tayo Tagalog ngayon. Okay, mga kaibigan, ito po si Mr. Debonair Raymond Agbada. Paano kita pasasalamatan? Paano nga ba? Okay, sandali lang po at medyo... Oh, technical. Okay. Yan ay... Pinasikat ni Kuledesma. Paano kita mapasasalamatan sa puso mo? Ngayon lamang ako ng mahal na tunay sa tanang aking buhay sa pagnaba. Ako ay
mangako. Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba mahalin lang kita magpakailan pa man? Sa tanang aking buhay, sapat na ba na ako ay mangako? Mananatili ka sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Sapat na ba mahalin lang kita magpakailan pa man? Yes! Yung kantang yan, pagka kinakanta ng kahit na sino, no, it yung bang it shows gratitude, it shows respect, no? Alam mo, magandang kantahin yan sa simbahan, no? Dahil siyempre lahat pinagpapasalamat natin na nanggagaling sa Panginoon, yung popularity, yung good health, yung financial ano tawag dito, financial help, at saka yung independence sa isang tao, lahat yan, walang pinanggagalingan iba kundi ang Panginoon. Diba? So, magandang kantahin yan. Mani, kantahin mo sa ano, simbahan. Bigyan na ako ng idea. Oo. Sa Mr. Digalio namin doon. Oh, yes. Mula December 16 hanggang 24. Oo. Isa sa selection kong kantahin. Yes. Okay. Tapos i-post mo sa Facebook para mapanood namin. Opo. Oh. Lahat mo ng aking mga awitin na ginagawa sa church. Nasa FB at alam nasa nyo, YouTube din. Alam nyo kasi si Manny, regularly he sings sa simbahan. Anong parish yung kinakantahan mo? Tatlong parishes po. Hindi ka man masyadong busy. Ano, tatlo lang naman pala. St. Peter and Paul, St. Margaret Church, okay, at saka St. Mary's Parish. Ano yun? All in New Jersey. All in New Jersey. Mga difference lang noon, mga 20 miles ang distance. Lang, ha? 20 miles pero lang. Pero ang traveling lang noon, mga 15 minutes. Ah, okay. Ayun. Alam mo, kaya siguro pinagpapala ka, Manny, because the service is there, no? Nag-aalay ka ng panahon mo sa paglilingkod, hindi lang sa kapwa-tao, paglilingkod kay, ano, kay God.
Opo. Oh, kaya you're being blessed so much. Okay, so naku, eto naman yung aming sexy doodle. Sexy doodle na talagang wala siya nung nakaraang linggo dahil she was very busy dahil sa kanyang midterm exams. We hope naman na you made it good. Sabi mo tatlo na yung alam mong pasado ka. Yes. Ilan pa yung kailangan ipasa mo? Tatlo po. Tatlo pa rin. Wow. So I'm sure you'll do that. No problem about that. I'd like to dedicate your song, no? Yes po. Sa siyempre sa mami mo, sa daddy mo yes, na po. Nasa yes, Dubai, Kuwait. Oo. At sa mga kapatid mo. At yung mga kamag-anak mo na sa Binyan ba 'yon? Ha? Nasa Laguna? Ha? Yung mga, Laguna po, tsaka Pangasinan. Laguna nga, oo. Tsaka Pangasinan. Yes. Tsaka yung mga classmates mo. Kasi alam ko na miss ka nila nung nakaraan linggo. Yes, so, po. Show them what you got today. Hindi po ako sasayaw. Hindi nga. Sabi ko, ipakita mo yung inihanda mo para yes. sa kanila. Na Tagalog song pa rin. Opo, yes. Oo, kanta nila ni Miss Alucha? Yes. Yes po. Yes, okay. Ito na si Hazel Mayor Saiz, tila. Lumiliit na siya. Tila inulan ang puso ko nang nalamig ang iyong pagsuyo. Oh, bakit nagbago ang iyong pagtingin? Parang malamig na panahon. At nang ikaw ay kinausap ko, habang ang ulan ay bumubuhos, nakita ko sa iyong mga mata nagaganda ang panahon. Tila hihinarin ang ulan, tila lilipas din ang bagyo. Kahit madilim ang kalawakan, may nagtatagong sinag sa ulan. Tila inulan ang puso ko nang parang naglaho ang pag-ibig mo. Bakit ka kaya nagbago sinlamig ng panahon? Tila hihinarin ang ulan, tila lilipas din ang bagyo. Pag-ibig mo ay magbabalik, mawiin mo ang lungkot sa puso ko. Kahit madilim ang kalawakan, may nagtatagong sinag sa ulap. Tila hihinarin ang ulan, tila lilipas din ang bagyo. Liliwanag din ang kalangitan at ang araw ay sinasabi.
Thank you po. Yeah. Okay. Yan ang Hazel Mayor Saiz. Tila. Musta po kayong lahat na dyan sa station. Musta Tita Tessie, Mari Nancy, and Carl, Master Tony, and today to you. God bless, sabi ni Reva San Gabriel. Ay, hello Tina! How are you? Miss na kita ha. Sana pasyal ka dito ngayon sa program natin. Sabi niya, go, 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 mga 4S, sama-sama, salo-salo. Sabi ni Tina, meron daw naglalakad sa likod ko kanina. Wala naman ah. Ay, ayoko na! Oo. Oo, dito lang sa loob ng booth kanina habang kumakanta. May, parang may mga... Oo. Ayoko na! Oo nga! Sa ano pa yan? Sa November 1 pa yan? Birthday ni ano? Ay, sabantalahin ko rin ito. Kinilabutan tuloy ako. Bumati ako sa dalawa kong anak na birthday din nila. Happy birthday. Iwan ay birthday ni David. Okay. November 1 naman, birthday ni Leia. Ayun. Oh, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Most of all kay Carl, happy birthday nung 19 at si Raymond nung October 4. Happy birthday to you. Okay, thank you very much. Nice voice daw Hazel, sabi ni Jojo. Ayan. Natutuwa ako sa mga comments ng mga viewers natin ngayon dahil alam natin na talagang nakasubaybay sila. Tuloy-tuloy ang kanilang panunood sa program natin. Hindi sila humihiwalay, walang bumibitaw. Dahil kakanta na po yung aming Mr. Romantico. Sabi niya kanina, romantic daw yung kanta ko. Mas romantic yung kakantahin mo eh. Oo. Pareho lang yung ating pagka-romantic thesis sa oo araw nga na ito. Yes. Kasi yung mga kinakanta natin, puro... eh, talaga naman yung Filipino song eh. Ano eh, romantic. More, eh. So, more on romance and... We have, ano, na nakuha natin yan sa mga panahon ng Kastila. Uh-huh. Di ba nagkaroon tayo ng influence ngayon naman, na-influence tayo ng mga kantang Amerikano. Ang mga ano kasi, ang mga Pilipino, by nature, amoroso. Talaga. Di ba? Loving, eh, oo. Ikaw... Totoo yan. Kaya nga, awitin kong ito uh-huh. ay isa sa mga paborito kong awit na... Palagay ko, ito at ang pinangalawa o pangatong kantang Tagalog na pinag-aralan ko. Mm. Ang una kong pinag-aralan yung ikaw dahil ikaw talaga yung panahon na yun. Yes. Talaga naman, madalang request. Ito naman ay isa sa mga nagpasikat kay Pilita Corrales. Tama, itong awit na ito, no? Mm-hmm. Okay. Oh, sige, po, so para sa inyo. Inihahandog ko sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa araw na ito. Meron ba tayong sound dyan? Meron ba? Sige, okay. Go. Okay. Mahal kita, kapantay ay langit sinta, at lagi kong dasal sa may kapal ang lumigaya ka. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hinding-hindi pa rin ako Wala kang magawa. Magdaramda. Ngunit sinta, sakaling paluhain ka, magbalik ka lamang naghihintay, puso ko't kaluluwa.
pag-ibig ko kapantay ay langit hirang hindi magbabago kailan paman. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hinding-hindi pa rin ako magdaramdam. Ngunit sinta sakaling paluhain ka, magbalik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa. Pag-ibig ko kapantay ay langit magbabago kailan pa man. Yeah! Okay, ayan po. Napakalambing at napaka sentimental, sentimental delivery ng awiting Kapantay ay Langit from our Mr. Romantico, si Mr. Rafael Centenera. Bigay okay. Na, bigay. Oo. Talagang binigay niya 'yung kanyang damdamin sa kantang 'yon. Okay. So let's go now with our songs. Ito po, bibigay namin muli sa inyo ang ating birthday boy na sabi ni ano to? Pangalan nito si Haron. Haron Gunaw. Happy birthday daw, Carl. Okay. So handugan mo si Haron ng second song mo, Carl. Yes po. May babatiin lang po ako. Sige, go. Tita Elma, Tita Louie, Tita Marlene, happy birthday po. Okay. Ay, hello, my good friend Corey. Nanonood siya ngayon sa program natin. Handog din natin yung kanta mo sa kanya. Ha? Okay. Para po sa inyong lahat. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako. Asan na di maglalaw ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mo malaman. Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. M-
Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo, ako rin ba'y ibigin mo? Tingin, puso'y sumasamo, sumusumpa sa'yo. Ikaw lang ang dalangin ko, ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw, dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang dahil lang minsan ay magpakailanman. Pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw, dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Very much. Awitin ni Ariel Rivera ba yun? Yes. A verse ni Gary V. Okay, so eto naman, pabalikin natin yung ating panauhin na maghahandog pa rin ang isa sa kanyang mga inihandang Tagalog song. Eto pong muli, si Manny Rivera. Awitin po nito ni Rudy Janeski back in the 70s. Tagal ng kantang yan. Sa aking awit.
sabik din kita magbalik. Kailangan pa bang panahon ay magtagal ng sino ang siyang mahal? Kailangan pa ba na ikaw ay mabigo nang mapagtanto ang tibok ng iyong puso? Tingin mo sa aking awit, sabik din kitang magbalik. Yes! Thank you! Masyadong nakamakros yung kanta ni Rudy Genaski na yan. Hindi oo, medyo siguro hindi nabigyan ng ano ng promotion, no? Sino ba yung recording company ng ni Genaski, no, ni Rudy? Dyna ba si Rudy Genaski? Okay, kasamahan ni Rafael Centenera sa Dyna Records. Okay, so am I right na si Rudy Genaski has passed away? Ha? Yun ang alam ko eh, parang pumanaw na siya. I hope I'm not saying a fake news, ha. Kasi yun kasi yung nagkaroon ng balita nung araw. Let's just hope and pray na okay naman siya, no? O baka naman mamaya biglang lumitaw na naman sa likod ko. Oh, biglang tatawag sa akin. Oy, Des. Mag-guest ako sa program mo, ha? Oh my goodness. Anyway, naku, nalala ko si Lizzie, yung kanyang ano expression. Oh my goodness. Okay, so yung mga nandyan sa Las Piñas, especially yung mga ladies in action, yung mga kaibigan natin dyan sa Pilar, at yung mga ibang barkada ni Tisha, no? Please, if you can... have the time, pumasyal ho kayo dyan sa Robinson's Gallery, Robinson's Las Piñas, at dyan gaganapin yung Miss Teen Las Piñas City 2018. Mamaya, mag-start yata 3 o'clock in the afternoon. So, I'd like to, of course, wish my apo, si Tisha Therese Almirez, ng good luck. Sana ay you'll make it good at maging maganda yung presentation ninyo mamaya dyan sa Robinson's. Okay? Congratulations sa lahat ng mga candidates. I wish all of them. But of course, the best of luck goes to my apo. Yeah, o dapat lang, o syempre, apo ko yata yun. Okay, so tuloy tayo sa ating mga awitin at medyo naka, ano? Okay. Ito kasi, pinaghandaan po naming bilang na handog namin. Joe, ito nagre-request ka ng mga kundiman, no? Ito, aawitin o aawitan tayo ng tatlong itlog. Sa ama, sumisikat na yung grupo niyong tatlong itlog, ha? Oo, dahil... tatlong kampupot. Mamaya naman. Okay. So, ito po ay isa sa mga talagang sumikat na awitin na madalas ay
siguro pag kami nang haharana, ito yata yung palaging inuunang kanta. Dahil kung hindi, hindi sila papapanhikin nung hinaharana nila. So ito na po, si Eddie Suarez, Tony Sovega at Verdayap at kanilang aawitin ang Dungawin Mo, Tessie. Dungawin Mo, Hilang. Si John Mark, tawa ng tawa, tsaka si Ronald. Di na kayo mabiro. Okay, ito na po. Iliw ko'y pakinggan, awit na mapanglaw na nagbuhat sa isang puso nagpamahal. Huwag mong sa abang puso ko naghihirap sa pag-ibig. Tungawin mo, Hirang, ang nananambitan kahit sulyap mo man lamang iyong itampulay, sapagkat ikaw lang ang tanging dalangin ng puso kong dahil sa'yo'y naharaan po kami. Lahat ka po. Lalo
naibig ko'y ikaw. Kailan pa man huwag kang nagtataka, ang daigig ko'y ikaw. Kapag lumimot ka, ako'y mamamatay. Wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig ko'y ikaw. Kailan mababa namin kinuha yung tono dahil kung hindi, hindi ako makakaagapay sa boses nila. Nakisama lang sila sa aking sa range ng boses ko. So, I would like to thank lahat po ng mga nagsipanood, nagsisama at nakisama sa ating programa ngayong araw na ito na Linggo. Ika 21 ba? Oo, ika-21 ng buwang Oktubre. At sa susunod po, 28, ay meron kaming bagong bisita na makakasama namin pahiging lang. He is called the Mr. Bossa Nova of the Philippines. Yeah. Abangan nyo kung sino yon sa susunod na linggo dito po sa ating palatuntunang Sama-sama! Salo-salo! Huli ng ipon na liwil ng batis sa bundok Banahaw ay inihahatid ay inihahatid ng hangin amihan. Kaya't yari nga bang puso sa pipinang madlang lumbay, sa sandaling ito, sa sandaling ito'y naliligayahan. Huli ng ipon na liwil ng batis sa bundok Banahaw ay inihahatid ay inihahatid ng hangin amihan. Kaya't yain na bang puso sa pili ng madlang lumbay, sa sandaling ito'y naliligayahan. Halina inupo at tayo'y magsayaw sa kumpas ng tukto, tayo ay sumabay. Hindi naman saan kumangkunyapin, ikaw ay ng ating aawitan sa salim ng aking palay-palay sa bundok Banahaw. Halina, hirup ko at tayo'y magsayaw sa kumpas ng tukto, tayo ay sumabay. Hindi naman saan kumangkunyapin, ikaw ay ng ating aawitan sa salim ng aming palay-palay sa bundok Banahaw. Ang huni ng ibon na iwiw ng batis sa bundok Banahaw ay inihahatid ay inihahatid ng hangin amihan. Kaya't yaring abang puso
puso, sa pinin ng madlang lumbay. Sa sandaling ito, sa sandaling ito'y naliligayahan. Halina dahil ito, at tayo'y magsayaw. Sa kumpas ng punto, tayo ay sumapay. Hindi naman sa lumang kutyapi, ikaw ka dyan at ikaw dito. Sa saliw ng hangin, palay-palay na bundok panahaw. Amin na iluko at tayo'y magsayaw. Sa kumpas ng punto, tayo ay sumapay. Hindi naman sa lumang kutyapi, ikaw ka at ikaw dito. Sa saliw ng hangin, palay-palay sa bundok panahaw. Bye everyone, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo. Thank you. D1DW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika, AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.